sir. Oh, hindi. Yan po, no? Hindi po namin inaapakan yung religion po ninyo, yung inaaniba ninyo. Palataya namin, ito pong mga larawan ito, mga ito, ay wala po silang kapangyarihan o kakayanan para po magligtas ng tao, no? Kasi meron pong nakasulat sa Biblia na sinasabi, meron daw po silang mga mata, pero hindi nakakakita, merong tenga, pero hindi nakakarinig, may ilong, hindi nakakaamoy, may mga paa, pero hindi naihahakbang. So ang sabi, itong mga ganito raw po, ayon sa Biblia, ay walang magagawang mabuti at wala rin pong magagawang masama para po sa atin. Ulitin ko lang po. Hindi mo inapakan? Tangina, tiniris mo nga eh, di ba? Akin na mo. Gago. Hindi mo binastos. Hindi mo talaga binastos. Putang ina. Grabe ka. Ano ba yan? Dinuraan mo na. Iniputan mo pa. Hindi mo na ginalang ang tradisyon ng mga Katoliko. Sira ulo ka ba? Gago ka ba? Ba't mo binasag yung mga rebulto ng mga Katoliko? Kung gusto mong basagin, dapat huwag mo nang i-video po, tangina ka, gago ka. Tsara ulo ka ba? Kung kaya ikaw ang bugbugin ko ng ganyan, basagin ko rin yung pagmumukha mong inayupak ka. Anong mararamdaman mo? Isang Katoliko, tapos gaganyanin yung mga himayin na pinaniniwalaan natin. Anong mangyayari sa sa'yo? Ha? Hindi ka ba masasaktan? Tarantado ka? Utak talang kaka talaga? Tandaan nyo itong mukha na to, ha? Kilalaanin nyo itong gagawin to. Alam ko, kapatid to na yung nagbigti. Kapatid niya yung nagbigti dun sa ano, sa alaman. Mukhang kapatid to ata. Para si Judas to, eh. Tangin na nito. Si Judas to. Gago to, gago. Yo, yo. Di na sana ako magsasalita dun sa nakita ko sa video, guys. Pucha, guys. Ang sakit sa ano, sa kalooban. Mga Katoliko tayo. Tapos yung imahe na pinaniniwalaan natin, tapos pinagbabasag lang ng putang inang ina yung panaggago na yan. Putang ina, baka karma ka rin, putang ina ka, kung sino ka man, ang ina mo. Nakakaano ka, nakakagigil ka, gusto kitang tirisin na parang puto. Hindi niya daw binastos yung tradisyon ng Katoliko, pero binidyoan niya, pinagbabasag niya yung mga imahe, si Mama Mary, lahat ng Santo Niño. Binasag niya yung putang inang yan. Sira ulo ka ba? Ba't mo babasagin sa may video? Ano, para mag-trending ka? Inayupak ka? Wala akong masabi. Tangina, binagigil mo ako. Ina mo. Ina mo talaga. Ina mo talaga. Sira ulo ka. May araw ka rin. Siguro hindi ngayon. Hindi bukas. Baka next week na. O kaya, next month. Basta, may araw ka rin. Hindi tama ang ginagawa mo. Kung sino ka mang inayupak ka, kung ano man reliyon mo, respetuin mo lahat ng reliyon. Mapakatoliko yan, mapa-Muslim, Buddhist, lahat yan, Katoliko, Baptist, lahat. Dapat respect all religion. Sira ulo ka. Kung magpapakita sa akin, sira ulo ka. Hindi rin kita titignan, inayupak ka. Sama nung gali mo. Nag-aaral ka ba? Tangina, bubo ka pa yata sa akin eh. Tangina ka. Gigil mo ako. Animal ka, totpengan yan mo rang ribulto, darang Katoliko. Ala ka talagang masabal. Ayaw mo nakikinalam. Binastos makipo. Unyeta ka nga ni Malanam. Kaya ko sana managkas, pero may mga panagkas ko kaya hindi pa nangapat kaya pinangawa mo ka ng malasanto darang Katoliko. Wala ka talaga respeto ka ng aliwang reliyon. Respetuin mo ang reliyon, ne. Isa ka pang pumaba kay. Pumaba yung kaya kang kay. Yung kaya kang utak. Tayta mo. Matiyak sana, amen. May ilaw pa pala, pastor, eh. Ano?
Again, ito po ay kusang sinurrender po sa akin. Sila po siya po mismo ang nagsabi na kunin ko po ito sa kanila kasi gusto niya na rin pong isurrender at gusto niya pong ipabasag. So, yun lang po. Salamat sa Panginoon na maliwanagan po siya, no? Na sa katulad ng binanggit ko po kanina, sabi sa Biblia, sabi sa Isaiah po, hindi mo binastos, hindi mo talaga binastos, putang ina, grabe ka.